SEFTV ngayong araw para mag-jollibee. Yum burger pala, sorry. Yum burger. Parang... Doon sa kabay na yan, doon ako nagpalipad. Doon? Oo. Kaya nga, yung lakas eh. What's up guys? Sinamahan ko lang si SEFTV. Ako yung tour guide niya ngayong araw. Feels na maging tour guide ni SEFTV. Marami akong tanong, no? Oo. So guys, so palipad na ng drone si SEFTV. Gano'n nga ba kalakas magpalipad ng drone si SEFTV? Huwag niyang gagayahin yung mga expert moves ko dati. So yun guys, na na-fly away yung drone natin. Tinuturo ko ng technique si SEFTV. Ginagaya yung mga moves ko. Tamo siya. Tamo ngayon, ito na yung bagong estudyante sa pagdodrone. Grabe mag-coach ni sir. Talagang natutunan ko dito paano magpalipad ng may tower. Malakas yung hangin. Na-fly away yung drone natin. Na-fly away yung drone natin. Ito kami sa circle. Tinuturoan ko ulit magpalipad ng drone si ano, si SEFTV. Na-fly away yung drone natin. Na-fly away yung drone natin. Ayun guys, nag-drone ulit si SEFTV dito sa circle. Take off na ulit tayo. Pupunta tayo ng talisay ngayon. Kaya ang Tagaytay, hindi talaga siya originally na yun. Taal Lake. Pag naisip Taal Lake, Tagaytay na yun. No? Pero, ano talaga siya? Batangas talaga siya. Oo. So yun, stopover kami saglit dito sa boundary. Then, tinuturoan ko ulit si Sef mag-drone. Na-fly away yung drone natin. Na-fly away yung drone natin. Grabe yung mga turo sa akin ni sir. Oh. Talagang nagagamit ko. Oo, oh, tamo. Ayan o. Oh. Ganyan yung tamang pag-take off. Oh, diba? Ayan. Kanya. Ano? Basic, di ba? Let's go. Yeah, pwede ka mag-drone dito. No? Oh, dami kurbada. Tama, ganda 'yung daan. Habang nandiyan tayo, tingin tayo diyan. Kahit diyan lang tayo sa mga fish pond. Oo, oh, dyan lang, no? Oo, oh, para ma-document na rin natin. Oo. Oh. Yun guys, dito na kami sa Taal Volcano. Oh, ang hangin dito, dinan yung mga puno. Yun, no? Ayaw tayong papa... Paliparin. Paliparin. Huwag natin ipilit yung ayaw. Oo, oh, negative, negative. Baka bukas, pwede. Dahil sa lakas ng hangin, hindi na kami tutuloy ngayon sa Taal Volcano Island. Napagpasyahan na lang namin pumunta sa isang restaurant dito sa may Tagaytay. So yun na guys, nabudol ko ulit si Sef dito sa may Paresan ulit. Paris, Paris! Overlooking. Pares muna. Kaya muna kami ng Pares tsaka Mami. Si Sir, tinatikim ko ng mga budol na Pares. First time ito makakatikim ng Pares eh. Yeah, first time. Oo. Day 2. Babe. Good morning guys. So, day 2 na kasama natin si SEFTV. Ayan, pababa na ulit kami dun sa baba. Baba.
Magpapala ulit tayo ng Taal Volcano. Guys, nandito tayo ngayon sa MRM. Samahan natin sila ngayon para makita natin kung paano yung mag-harvest ng mga isda. Ito na yung truck na inaantay natin para maka-take off na tayo dito sa fish port. Ayan guys, so may yellow na siya. Lagay lang siya sa ano, malaki nilang bangka. Okay, kailangan nga dito ano eh. Bawat box ito ay paglalagyan ng 20 kilos na tilapia upang hindi masira sa deliver sa iba't ibang bayan. Yan po lahang. Harvest din namin mga nasa 6 tons. 6 tons? 6 tons. Wow, pinakamahina po yun. 6 tons. Pinakamahina pa. Panis. 8 tons. 10. So, saan dinadala yan, sir? Sa Malabon, Nabotas, Bicol. Ah, okay. Pero pag binibenta yan dito, magkano per kilo? Dito sa amin ngayon, 80. 80 per kilo? Wow. Sir, ano pong naiulit nila? Oliver. Kaya sir, yung mayayari nila? Isa sa kasama. Isa sa kasama na mayayari. Ayun. Mr. Isa Chatting. Thank you sir. Pinasama nyo kami dito. Okay, thank you. Sila mag-take off. Dito na sila kumakain eh. Para diretso trabaho na sila. Ayan guys, ito na. Nire-reverse na yung bangka. Papunta na dun sa fish pond nila sa may malapit sa may Taal Volcano. Nire-reverse na ni Kuya. Nire-reverse na. So yun guys, nakikita na natin yung ano, yung pinaka main crater. Palalagpas lang natin sa Benintian Laki. Dami na walang pitch dito. Oo nga. Tapos na Julina pa. Oo. Oh, Julina pa. Isa pa nga yan, sir. No? Piskil pa. May piskil pa. Piskil pa. Ilang taon na kayo nag-gigaganto? Nag-iisga? Bago pa lang bukas, anniversary na. Anniversary nitong MRM? Itong bangka. Mag-umpisa kami March 12, 2021. Hey guys, first time ko makapunta sa gilid ng Taal. First time talaga, kasi first time na kahit taga-Tagaytay ako. So ayan, nakikita nyo na yung usok niya ito. Yung walang bangka, yung tura, patay talaga. Oo, patay talaga yun. Kasi grabe, ang lakas yun eh. Imagine mo sa yung picnic ko. Oo. Yung nabuhayan, kung gano'ng kataas. Oo nga eh. Gano'ng kataas yung bundok na yan, no? Mas malaki pa yung doon sa pumutok eh. Oo. Sa history ng Taal, ito ba yung pinakamalakas? Ah, hindi. Hindi pa? Hindi. Yung 1946 siya tayo. Hmm. Yung talaga yung pinakamalakas na. Pero 19, doon yata maraming namatay. Natay. Kasi na walang mga motor na bangka. Maraming nakapagas sa isla. Oo. Hindi nakauwi. Oo. Ano, ito may mga bahay pa ngayon. May mga bahay pa dyan. Oo. Tabon lahat. Tabon lahat yan, no? Oo, oh, daming bahay eh, no? Magpaligan sila dyan, hindi may mga hayop. Madali siyang buwan eh, isang komunidad din yan eh. Wala, nakakita nilang bubong. Oo nga, wala na, bubong na lang. Tapos yung mga laga nila, darating ang panahon dyan, boss, na para yung Malboro counter eh. Marami dyan baka. Baka, bayo, okay. Wala o. Oo. Makakita mong lalangan dyan, naglalakad-lakad na. Naglalakad-lakad na. Wild, naging wild na sila. Kasi ano yun eh, green na green yan dati eh. Di ba? Kasi ngayon, may maraming puno na ano. Pinagpabawal na yata rin. Dati, hinahant yung mga yun. Dami talaga, pag makikita mo nung hindi pa napasok ang kanya. Halos magpapakita mo sa tabi. Mga baka, kaya, mga bayo. Sir Ace pala, siya yung solid na nagtanggap sa amin dito. siya agad yung nag-offer sa amin. Buti Sir Ace agad yung nakausap namin. Okay. Yeah, ganito kasi mag-harvest ng ano, ng isda dito. Tropang Batangas to eh. Prep na yung ano, lagay ng isda. So yung proseso nila ganito. Sa lute.
sasaluin. Tapos itataas doon. And then kikiluhin. Yan sila yung nagsusort. So ganito yung pagsusort ng mga tilapia. Medium, XL, small. So bali yung mga nilalagay nila sa parang container dito. Is parang isang 20 kilos isang ano, isang container, then meron siyang ice. Ito, tama. Big! Big dog. Pare. Yes, sir! And guys, papalapit tayo doon sa may Taal Island. Pero hindi tayo tutungtong kasi bawal yan puntahan ng mga turista. Kaya papunta na tayo ngayon sa kubo nila kuya kung saan pwede yung tumambay lang. Kasi bawal tayo doon sa mismong crater, mismong island. Ito. So ito yung kubo ni Sir. Buti nakatambay tayo. Saan gawa ito, Sir? Kawayan ito lahat? May drum mo sa ilalim. Ah, may drum siya sa ilalim para lumulutang. Bali tumin kayo lang kayo nandito? Araw-araw. Araw-araw. Pero pag gabi na ano kayo? Inaalala ko dito yung mga duty. Mga duty po. Pagka, ano, food. Pagka ganito ko kanila ito, mga apat po yan, bravo. Dalawa sa ibaba, dalawa sa ibaba. So, hindi nyo alam sa likod ng interview ni SEFTV, ganito yung dinadaanan namin. Ito, talaga. Talagang magsasacrifice ka na mabasa yung sapatos mo para sa the best shot. Di, para lang makakuha ng footage sa inyo. Ng mga gandang footage. Sacrifice nga. Eh no, lalo na yun, no? Ang lumot. Kaya tumapak sa may kawayan. Oo, dito. Ano lang, alalay lang para hindi ka tumulat. Di, yaman na, okay na yan. Okay ng lublub na yan. Sabagay, sabihin mo doon sa inyo, nabasa ito ng ano, tubig taal. Nabasa ng tubig taal to. Bibihira yung mabasa ito ng tubig taal. Grabe, ibang iba talaga pagkasama mo si TV sa ano, sa document. Talagang para siyang reporter. Sorry talaga. So ilubog ulit natin yung camera para makita niyo yung fishman nila. Pabalik kami. Natapos na namin sa island. Goodbye, Taal Volcano. Sinabi kasi nating travel. Dapat puntahan talaga yung mga lugar na kukontent natin. Oo. Hindi yung sa gilid lang. So yun guys, nakabalik na tayo sa Pangpang para i-unload na yung mga tilapia na nakuha nila doon sa fish pond and doon sa malapit sa Taal. Then, i-deliver na sa Manila sa Nabota sa Taal.
Sir, maraming salamat. Okay. Sir, maraming salamat. Hello. Thank you, sir. Next time, pag gano'n ulit. Shit, nakasama na tayo. May tilapia pa tayo. Sa vlog ko. Ito si Sir Ace. Siya yung nakausap ko talaga kahapon. Buti na lang din dumaan kami dito kahapon. Tapos, inimbitra kami niya na lumaot. Sir Ace, maraming salamat po talaga. MRM. Yung MRM. Yung company nila. In bar. Guys, buti pinayagan tayong i-sponsor ni Boss Jesan yung resto niya dito sa may Cabanas kasama si SEFTV. Ito na yung pagkain namin. So ito yung rare na rice. Rare yan. Uy, bulalo. Ito yung hinahanap ni Chef Nisang araw. Sisi. Tsaka lapu-lapu. So yun, paalis tayo sa Cabanas Dining Bar. So maraming salamat kay Age, sa classmate ko na si Jesan. Malapit.